Gawad Bayani ng Kalikasan ay isang inisyatiba ng Center for Environmental Concerns. Pero itinulak ito ng mga pakikipag-ugnayan namin sa iba't ibang mga organisasyon, lalo na sa mga batayang sektor, sa mga komunidad, sa kanayunan. Marami silang tagumpay na nakukuha na nakakatulong sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sinasabi namin para nakakaligtaan natin yung maraming mga unsung heroes natin sa kanayunan na sila talaga yung unang-unang humaharap sa lahat ng mga banta ng pagkawasak ng kalikasan. Kaming mga lumad, kinikilala ang kalikasan bilang aming mga ama at ina. Wala po ngayon dito si Dato Gibang para tanggapin ng personal ang parangal na ito dahil siya po ay kasalukuyang tinuturing na kaaway ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas dahil sa patuloy at matapang na pakikipaglaban niya at ng kanyang katribo laban sa mga nandarambong sa kanilang yutang kabiling o lupang ninuno at sa ating likasyaman. Sa lahat ng mga maliit distan ng Sentro Kabisayan, itong parangal ay para sa kanila. Patuloy natin kinikilala ang kanyang kabayanihan. Patuloy siyang maging inspirasyon sa ating pagkilos para sa kalikasan at kinabukasan. Bigyang pagpugay yung mga ganitong klaseng mga inisyatiba ng mga organisasyon, ng mga individual para ipagtanggol yung ating kalikasan. Magdadalawang taon na rin talaga itong pinaghandaan ng CEC na realize namin na hindi pala siya ganun kasimple. Ang gusto namin talagang ipahatid dito sa pagbibigay ng awards na ito ay yung tingnan yung environment sa kabuuan nito, yung ugnayan ng kalikasan at ng tao, ng mamamayan, ang relasyon din ng kalikasan dun sa mga usapin pang ekonomiya at pang politika ng bansa. So parang buo siyang titingnan. Gusto namin ipahati dito yung mensahe na dapat yung paninindigan sa kalikasan, dapat makamamamayan siya, makabansa din, kailangan din progresibo siya, scientific, very humble yung ating launching ngayong taon. Pero hopefully, by launching it, mas maging mapopularize siya at makaani rin ng maraming suporta para rin taon-taon namin maipatupad itong environmental awards dahil habang lumilipas ang panahon, talagang nalalagay talaga sa malaking panganib yung ating kalikasan at ganun din ang ating mga mamamayan.